Magandang araw! Ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol muli sa akdang Ang Kwintas. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na, umpisa na nating isa-isahin at pinapinasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko sa inyo ay tungkol muli sa akdang Ang Kwintas, particular na sa banghay ng Ang Kwintas. Simula ang akdang Ang Kwintas sa pagpapakilala kay Matilde na hindi siya masaya sa kanyang buhay. Saglit na kasiglahan. Sumunod na nangyari ay dumating si Ginoong Loisel na may sobre na naglalaman ng paanyaya mula sa ministro ng instruksyon publiko sa isang kasiyahan. Ngunit ayaw dumalo dito ni Matilde dahil wala siyang maisusuot na damit. O kaya't binigyan ni Ginoong Loisel si Matilde ng 400 na prangko para makabili ng bagong maisusuot na damit. Humiram din si Matilde ng kwintas na diamante sa kaibigan niyang si Madame Forestier. Suliranin. Dumating ang araw ng kasiyahan. Masaya ang gabi, ngunit pag-uwi ng mag-asawa, natagpuan ni Matilde na nawala ang kwintas. Hindi nila ito mahanap. Kasukdulan. Ang naging reaksyon ng mag-asawa ay maghanap na lamang ng ipapalit sa kwintas. Naganap ang mag-asawa ng kapares na kwintas. Sila ay nanghiram kung kani-kanino upang makahanap ng solusyon sa kanilang suliranin. Kakalasan. Dahil sa napakarami na nilang bayarin mula sa isang simpleng bahay, lumipat ulit sila sa mas simpleng bahay, si Matilde at ang kanyang asawa na si Ginoong Loisel. Nakaranas ng matinding hirap dahil sa malaking utang. Wakas. Pagkaraan ng 10 taon, nabayaran na ang utang. Inamin ni Matilde kay Madame Forestier na ang kwintas na kanyang hiniram ay kapareho lamang ng sa kanya. Nagulat at nalungkot si Madame Forestier nang malaman ang sinapit ni Matilde at ng kanyang asawa. Sinabi rin ni Madame Forestier na ang ipinahiram niyang kwintas ay peke lamang, imitasyon lamang. Nalungkot ng patago si Matilde pero wala naman na siyang magagawa. Ang link na ito ang aking source sa written information na makikita nyo sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari nyong bisitahin ang website na ito. Banghay ng Ang Kwintas. Dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli, magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!